Sabi nga natin sa huling video na magandang makasama si Renz sa bando sa binubuong lineup ng SGA All Strong Group. At ngayon ay inanunsyo na ng management ng SGA ang pagpirma ni Renz sa bando sa paglalaro ngayong Jones Cup. So parang nakakatotoo nga na parang Gilas Team B ang binubuo ni Coach Charles. Makakasama ni Renz sila RJ Abarrientos, Ravena Brothers, Angelo Kwame at Jordan Heading. At ang ibig sabihin ay kalahati na ng roster ay mga Gilas standouts at syempre available ngayon dahil off-season at karamihan ay mga free agents. Well, kung nagkatotoo itong kay Renz sa bando ay mayroon ng 5 guard position ng SGA. At ang ibig sabihin ba nito ay sapat na at ang mga susunod na re-recruit ay mga forward at big man. At kung forward ang hanap ay naandyan si Carl Tamayo and even the return of 2 SGAs na sina Kevin Kiambao at Justin Baltazar. Well, hindi natin yung kinukumpirma. Iko-consider kasi kung available. Si Balti naglalaro sa MPBL ngayon. Posibleng libre pa si Tamayo. Pero everything depends sa pag-uusap. So total of 8 na ang strong group. Including Chris McCullough at Kaylan Tiongson. So having a bando sa lineup ay isang dagdag energy sa team. At ang maganda siya ay familiar sa kanyang mga teammates. Although kailangan niyang mag-adjust sa system ni Coach Charles. So isang big brain nito para kay Coach na paglaruin ng mga hindi kasama sa current pool ng Gilas. At kinuha pa si C-Mac na matagal na nagpaparinig na gusto niya maging naturalized at maging parte ng Gilas. Ito ay malaking tulong dahil makakapag-regroup ang ating mga players at maipakita that they deserve to be in OQT. And sa ngayon na sinama na si Renz ay kaabang-abang ang Jones Cup na darating. At sa mga nagtatanong, pwede nga ba si Kai Soto sa Jones Cup? Well, kung titignan ng schedule ay hindi makakapag-commit itong si Kai dahil sa possibility na siya ay maglaro uli sa NBA Summer League na maaaring tamaan ang schedule ng Jones Cup. Well, karamihan sa kinuha ng SGA ay mga Asian import. Well, karamihan sa kanila ay hindi pa inaasahan na maglalaro sa PBA. At isa nga itong si Renz Abando na minsan na naging high-speed player sa KBL at kayang-kaya nilang mag-afford ng mamahaling sasakyan na katulad nito na at least 9 million sa presyo sa Pilipinas. Kayang-kaya yan basta ikaw ay import sa abroad. Well, ang ating mga Asian import ay tinitake advantage ngayon ng mga opportunity dahil hindi lahat ng ating mga player ay ma-offeran ng mga big time na salary na deserve naman ng kanilang mga talento.